EPP 5, Entrepreneurship at ICT, Week 2. Angkop ba ang negosyo mo? Bawat tao ay may kanya-kanyang pamamaraan kung paano nila matutugunan ang kanilang walang katapusang kagustuhan at pangangailangan. Sa kanilang pakikibaka sa buhay, kinakailangan ng pagtugon upang matustusan ang mga pangunahing pangangailangan ayon sa kanilang interes, kakayahan, karanasan, at ukol kanino nakatugon ang mga natatanging produkto at serbisyo. Ang bidyong ito ay naglalayong matukoy ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo bilang batayan sa maunlad at matalinong pamumuhay. Layunin din itong mailapat ang iyong mga natutunan upang matugunan ang mga serbisyong nagbibigay tulong at tumutugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan. Bago natin simulan ang ating aralin, subukin muna natin ang iyong kakayahan sa pagsagot ng isang maikling pagsusulit. Narito ang panuto. Iangkop ang bawat produkto at serbisyo ayon sa taong nangangailangan nito. Pagtambalin ang mga salitang nasa hanay A na tumutugon sa pangangailangan sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Ang mga nasa hanay A. Unang bilang, gatas at diaper. Ikalawa, sinulid at karayom. Ikatlo, lapis at papel. Ikaapat, gamot o medisina. Ikalima, lambat at bangka. Ikaanim, dentista. Ikaapito, bumbero. Ikawalo, manicurista. Ikasyam, sastre. At panghuli, karpintero. Ang mga salitang nasa hanay B naman, mag-aaral, taong nag-aalaga at nag-aayos ng ngipin, taong naglilinis ng kuko, tagasugpo ng sunog, nag-aayos ng bahay, tagagawa ng damit, sanggol, mangisda, taong may sakit, mananahi, nagtitinda ng isda. Mayroon kang 10 segundo para sagutin ang ating pagsusulit. Narito ang mga tamang sagot. Sana ay nakakuha ka ng mataas na marka, subalit kung hindi man, huwag kang malungkot dahil nagsisimula pa lang ang ating aralin. Magbalik-tanong naman tayo sa ating nakaraang aralin. Sa nakaraang video, tinalakay ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Ang produkto ay ang mga bagay na maaaring inaalok sa merkado na nakapagbibigay ng kasiyahan sa pangunahing pangangailangan o kagustuhan ng isang mamimili. Samantalang ang serbisyo ay tumutukoy sa paglilingkod na iniaalok ng taong nagtatrabaho o ng isang uri ng negosyo sa mga consumer at mamimili. Para lubusang maunawaan ang aralin at magkaroon ng malawak na kaalaman, subukang sagutin ang sumusunod na pagsasanay. Narito ang panuto. Isulat sapat lang kung serbisyo o produkto ang tinutukoy sa bawat bilang. Gawin ito sa inyong kwaderno. Tandaan, ang inyong sagot ay maaaring serbisyo o produkto lamang. Para sa unang bilang, telebisyon. Ikalawa, mekaniko. Ikatlo, accountant. Ikaapat, hamburger. Ikalima, aklat. Ikaanim, vulcanizing shop. Ikapito, dress shop. Ikawalo, damit. Ikasyam, relo. At panghuli, internet cafe. Mayroon kong 10 segundo para sagutin ang pagsasanay na ito. Narito ang mga tamang sagot. Sana ay mataas na marka ang nakuha mo. At kung hindi man, huwag malungkot. Maaari mo pa rin balikan ang ating aralin para ikaw ay mas lalong matuto. Ngayon naman, tuklasin natin kung gaano nakalawak ang iyong kaalaman at kakayahan
sa paksang ating tatalakayin sa pamamagitan ng pagsagot sa ating simpleng pagsasanay. Narito ang panuto. Isulat ang tama kung ang sinasaad ng bawat pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Unang bilang. Mahalagang isaalang-alang ang tamang pagpili ng angkop na negosyo na maaaring itayo upang makasiguro na ito'y magtatagumpay. Ikalawa, iwasang alamin ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao sa pagpili ng negosyo o serbisyo na nais pagkakitaan. Ikatlo, suportahan ang customer sa pagpili ng mga produkto na nais bilhin o tangkilikin. Ikaapat, siguraduhing mapapakinabangan na matagal ang produktong napili ng customer upang maiwasan nito ang magtampo o magalit. Ikalima, huwag makinig sa paliwanag ng mga customer, lalo na kung ito ay nagagalit at maraming mga sinasabi tungkol sa napiling produkto. Ikaanim, ugaliing magbigay ng tamang payo sa mga customer sa pagpili ng mga produkto. Ikapito, mahalagang tugunan ang mga pangangailangan ng mga customer. Kasama rito ang produktong may reasonableng presyo, mataas na kalidad at serbisyong nagbibigay ng tulong, respeto at tumutugon sa pangangailangan. Ikawalo, huwag harapin ang mga customer na nais magtanong lamang tungkol sa produkto at walang intensyong bumili. Ikasyam, pumili ng mga produkto o serbisyong maaaring gamitin nang walang pangamba at ito ay hindi magiging mapanganib sa kalusugan o kaligtasan. At panghuli, isaalang-alang ang mga produkto o serbisyong magaan sa bulsa. Mayroon ka ulit 10 segundo para sagutin ang ating pagsasanay. Narito ang ating mga tamang sagot. Sana ay nakakuha ka ng mataas na marka. At kung hindi man, huwag malungkot. Nagsisimula pa lamang ang ating aralin. Bago pag-isipan ang uri ng itatayong negosyo, kailangan tukuyin muna kung ano ang mga pangunahing produkto at serbisyo na kailangan ng mga tao. Mahalagang tugunan ang mga pangangailangan nila. Kasama rito ang produktong reasonable ang presyo, mataas na kalidad at serbisyong nagbibigay ng tulong, respeto at tumutugon sa pangangailangan. Iilan sa mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo ay ang mga mamimili. Bawat kasapi ng pamilya, bata o mag-aaral, pasyente o may sakit, mga manggagawa, mga taong biktima ng sakuna at kalamidad at iba pang mga consumer. Sa pangkalahatan, dapat alamin kung matutugunan ba ang mga pangangailangan nila tulad ng mga sumusunod. Una, maaasahang produkto at serbisyo. Ikalawa, produktong makapapakinabangan ng matagal. Ikatlo, mga produkto o serbisyong makakatulong sa pang-araw-araw na trabaho katulad ng paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay at iba pa. Ikaapat, mga produkto o serbisyong maaaring gamitin nang walang pangamba na ito'y magiging mapanganib sa kalusugan o kaligtasan. Ikalima, serbisyong nariyan lagi sa oras ng pangangailangan. Ikaanim, produkto o serbisyong magaan sa bulsa. Mayroon pa rin tayong tinatawag na emosyonal sa pangangailangan ng customer na kung minsan siguro ay nakakalimutan nating ibigay sa kanila. Nangangailangan ng customer ng una, suporta. May mga pagkakataon na nangangailangan ng suporta ang customer tungkol sa mga produktong hindi alam kung paano gamitin. Ikalawa, yung pagtugon, pagbibigay reaksyon sa mga hinaing ng mga customer. Ikatlo, simpatya. Maaaring magtampo o magalit ang customer na hindi natugunan ang inaasahan sa isang produkto o serbisyo. Kaapat, ginhawa. Upang hindi mainip o mahirapan ang customer, kailangan ay may wastong upuan, hindi masyadong mainit, malinis, may mapaglilibang magazine, diaryo o TV habang sila'y naghihintay. Ikalima, respeto.
Igalang ang desisyon ng customer kahit alam mong mali ito, ngunit ayaw pa rin makinig sa paliwanag mo. At panghuli, tulong. May mga customer na hindi alam kung ano ang maganda o nababagay na produkto sa kanilang pangangailangan. Kaya nangangailangan sila ng payo mo. Nakinig ka bang mabuti? Sana ay nauunawaan mo ang ating aralin. Ngayon naman ay sukatin natin ang inyong mga natutunan sa pamamagitan ng pagsagot sa isang maikling pagsasanay. Narito ang panuto. Tukuyin kung saan naaangkop ang bawat produkto at serbisyong nakalahat sa chart. Piliin sa loob ng kahon ang mga taong nangangailangan nito. Ang mga salitang nasa loob ng kahon. Taong nasasakdal. Sanggol o bata. May kapansanan. Nagkukumpuni ng bahay. May nasunugan. Mamimili. Pasahero. Pasyente o may sakit. May sirang ngipin. Mag-aaral. Nagkukumpuni ng sirang damit. Narito naman ang mga produkto o nagbibigay ng serbisyo. Unang bilang, bumbero. Ikalawa, school bag. Ikatlo, dentista. Ikaapat, wheelchair. Ikalima, abogado. Ikaanim, doktor. Ikapito, bus driver. Ikawalo, karpentero. Ikasyam, paninda. At panghuli, andador at duyan. Mayroon ka uling 10 segundo para sagutin ang ating pagsasanay. Narito ang ating mga tamang sagot. Nakakuha ka ba ng mataas na marka? Sana ay oo. At kung hindi man, huwag kang malungkot. Maaari mong balikan ang ating aralin. Salamat sa iyong pakikinig!